Hello guys, this is Michael Timbang at welcome ulit sa aking YouTube channel. So ngayon ay magsasagawa ulit tayo ng isa pang tutorial about paano ba natin makokonek ang ating audio mixer sa ating cellphone. Pero kasi natakel na natin to sa nakaraan kong video, pero merong mga nagtatanong paano ba siya iset up talaga. Merong mga medyo hindi nakaka-gets doon. So sa video to ay ipapakita ko sa inyo ang step by step paano ba yung setup sa mixer i-coconnect siya sa ating cellphone. So, ang microphone na gamit ko ngayon ay yung Kevlar PM-A30. Meron akong unboxing at review sa microphone na to. Tingnan nyo na lang yung link sa description sa baba. At itong mixer na gamit ko ay ang Yamaha MG-04 Bluetooth. Meron din akong review sa mixer na to. At kung gusto niyo rin mapanood ang review ko dito ay meron akong link sa baba doon sa description. I-check niyo na lang. So bago tayo mag-umpisa, click niyo na lang muna yung subscribe button sa baba at paki-click ang notification bell. I-click niyo yung all para sa mga susunod ko pang videos ay mano-notify kayo. Unang-una, syempre kailangan natin ng isang cellphone. Android man 'yan or iPhone, pero hindi ako sigurado masyado sa iPhone. So siguro Android yung gamit nyo ngayon. So, kailangan nyo ng Android na may headphone jack. Ang susunod dyan, syempre, hindi mawawala ang ating audio mixer. So, ang mixer ko ngayon ay Yamaha MG-04 Bluetooth. At ito ay merong kailangan ng power supply na nagagaling sa kanyang mismong cable. So, meron naman mga mixer na may built-in battery, so depende yan sa inyo. Susunod na kailangan natin, syempre, ay ang microphone. Pwede dito yung condenser microphone, halimbawa yung BM-800 ko, at ang dynamic microphone na katulad din sa akin na Kevlar PM-830. Ang susunod ay, syempre, yung cable na gagamitin natin. Kapag dynamic microphone yung sa atin, katulad na nitong Kevlar PM-830. Ang cable na kailangan niyan, it's either XLR to XLR or XLR to quarter inch jack cable. Kapag condenser microphone naman ang gagamitin natin, kailangan ay XLR to XLR cable yung gagamitin natin. At dapat yung connection niyan is balance connection. Ano ba yung pinagkaiba ng balance and unbalanced connection ng XLR? Ang unbalanced connection ng XLR, ang number 1 at number 3 na pin niya, iisa lang yung cable nila, pinagsama lang. Ang hiwalay lang na cable dyan is, o yung wire niyan is yung number 2. So lumalabas na dalawa lang yung connection niya. Pero dun sa balanced connection ng XLR, bawat pin niya ay may sarili silang wire sa loob. So tatlo ang wire sa loob niyan. Bakit ba natin kailangan ng balanced connection ng XLR kapag gumagamit tayo ng condenser microphone? Kasi ang condenser microphone kailangan niyan ng 48 volts phantom power. So yun ay makikita natin sa ating mismong audio mixer. Ang susunod na kailangan natin dyan ay ang 3.5mm jack to RCA jack, or kung sa mixer nyo ay kailangan ng quarter inch jack, yun ang dapat yung kabilang end. Ang susunod sa huli nating kailangan is yung TRRS splitter. Ang TRRS splitter, pinaghihiwalay niyan yung connection ng headset at ng microphone. So, make sure na ang makukuha niyong splitter is TRRS yung jack niya, or tip, ring, at sleeves. At dapat, double check niyo yung output niya sa kabila, na dapat ang logo niyan ay microphone at ang kabila ay headset, para hindi tayo magkaroon ng problema. So, paano ba ginagawa yan? Una, kukunin natin ang ating audio mixer. Ilalagay natin yung sa power supply niya. Isasaksak natin sa outlet. So, make sure na nakababa lahat ng master fader ninyo, or nakababa lahat ng fader at ang master fader. Lahat ng EQ kailangan ay naka 12 o'clock. Pagkatapos, ang mga gain knob hangga't maaari ay nakababayan sa 0.
Make sure din yung effects nyo, delay ay naka-off yan. Gayon din sa auxiliary. So, ang susunod natin gagawin ay, syempre, i-coconnect natin ang ating microphone. Unahin muna natin yung sa dynamic microphone. Isasaksak natin yung jack ng microphone dun sa ating audio mixer. Itataas natin yung fader ng channel na ginamit natin sa ating microphone. So, sa atin, or sa ginawa ko, sa channel 1 ko inilagay ang aking microphone. So, itataas ko sa 0 yung aking fader. Pagkatapos nun, itataas ko din yung master fader ko para mabuksan yung channels yan dun sa output. Susunod dyan ay, pagkatapos nun, ay sisindihan natin ang ating audio mixer. So, ngayon ay wala kayong makikita ang signal level dun sa LED lights niya. Ang gagawin natin yan ay iikot ko pataas yung gain knob niya hanggang sa makakita tayo ng signal level dun sa LED lights ng ating audio mixer. Pagkatapos nun ay kukunin natin yung 3.5mm jack to RCA or 2/4-inch jack. Isasaksak natin siya dun sa output ng ating mixer. Pagkatapos nun, sa kabilang end, yung 3.5mm jack, dun natin i-coconnect ang ating TRRS splitter. Ilalagay natin siya dun sa may logo ng microphone. So, ayan no, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung sa condenser microphone. So, eto, isusunod ko na. So, ayan no, nakalimutan kong i-record yung sa condenser microphone. So, eto yon. So, unang kailangan natin gawin ay babaan natin yung gain signal natin or yung gain knob. Lagay natin sa pinakamababa. At ibaba rin natin yung ating fader. Pagkatapos nun ay kukunin natin yung ating condenser microphone. Iko-connect natin siya dun sa ating cable. At yon naman ay iko-connect natin sa microphone input ng ating mixer. Pagkatapos nun, i-on natin yung phantom power. At pagkatapos nun ay dahan-dahan nating itataas ang ating gain knob hanggang makita natin yung signal level na pinapakita ng ating mixer. After nun, ilalagay natin siya, isasaksak natin siya dun sa ating cellphone. At pagkatapos nun, kailangan natin ng application na open camera. Pupunta tayo sa setting na open camera at pupunta tayo sa video settings. Puntahan natin yung microphone input at i-click natin yung unprocess. So sa ganun ay hindi ipa-process ng open camera yung signal na nare-receive niya, pero yung mare-record sa video. Ang hindi tayo magkakaroon ng ng boost dun sa ating cellphone kasi ang boost ng microphone na gagamitin natin ay yun nandito sa mixer. After nun, punta kayo sa isa pang setting katulad ng ipapakita ko dito para makita natin yung audio level ng ating recording. Habang nagre-record tayo sa front camera or sa back camera, makikita natin kung gaano kalakas yung microphone na yung signal na nare-receive ng cellphone. So, ito ay pwede rin sa Facebook Live, no? Pero hindi natin magagawa yung ginawa natin sa open camera, like yung unprocess. So, mangyayari niyan, gagamitin ng Facebook yung mismong microphone input ng ating cellphone. So, paano ba gagawin yan? Kasi kapag hindi natin inayos yon, ginamit natin sa Facebook, sobrang lakas nung signal natin, ng sound na marireceive ng cellphone. Ang mangyayari nun, magiging basag yung tunog ng ating Facebook Live. Pero, masusolusyonan natin yan. Bababaan natin yung signal level mismo ng mixer dahil hindi natin mabababaan yung mismo nasa cellphone. So, ang kailangan gagawin dyan ay punta tayo sa open camera and then punta tayo sa audio setting or sa video setting. I-click natin yung microphone input. So sa ganon, magagamit ng open camera yung
ating microphone input ng cellphone. After that, i-record natin. Diba nakikita natin yung signal level na binibigay ng sa open camera? Yung signal level na nasa baba. So habang ginagamit natin yung microphone or nagpapatugtog tayo, ibababa natin tong master fader hanggang sa maging stable yung signal na nakikita natin dun sa open camera. At kapag nangyari na yon, ay pwede na natin gamitin yun sa Facebook Live. Magagamit na natin yung audio mixer natin sa ating Facebook Live. So pwede natin i-connect yung Bluetooth natin dun sa mixer, magpatugtog tayo, or i-connect natin mismong cellphone natin. Separate na cellphone, hindi ginagamit natin pang record. So cellphone or laptop, i-connect natin siya din sa ating audio mixer. And then magpatugtog tayo habang kung nakakausap natin mga audience natin, di ba? Tamang-tama tong audio mixer na to. So hanggang dyan lang yung aking ibibigay na tutorial sa inyo. Pero hindi pa natatapos yung episode natin patungkol sa mixer na to. Ang susunod sa ating tutorial ay yung sa laptop naman. Dahil sa pinakaunang videos, tinuro ko doon kung paano natin i-connect yung ating audio mixer sa ating computer. Pero kasi minsan walang line in yung nasa ating laptop. So gagawa natin ang paraan yan. Tuturo ko sa inyo kung paano siya i-connect sa laptop. Gagamit tayo ng external sound card or kung wala pa kayo, gagamitin natin yung mismong input ng ating laptop. Pero sa ngayon ay tapos na tayo sa ating tutorial patungkol sa cellphone. Patungkol sa audio mixer, i-connect sa ating cellphone. So pakiclick ulit kung hindi pa kayo nag-subscribe sa akin channel, pakiclick na lang ang subscribe button sa baba at pakiclick ang notification bell para sa mga susunod ko pang videos na i-upload. So, ingat kayo dyan guys. Stay safe. Goodbye.